A pleasant morning, kabayan. So, nandito na naman po tayong muli sa ating maliit na layer farm para gumawa ng isang video presentation na makatutulong doon sa mga nagnanais na magtayo ng layer farm or mag-alaga ng itlog na manok na paitlogin. Ang topic po natin naman ngayon sa umagang ito ay tungkol sa facilities, location, and other considerations na kailangan nating tingnan bago tayo mag-alaga. Ang ipakikita ko po sa inyo ngayon ay yung mga layer cages. So ganito po kasi ang lagayan ng ating mga paitloging manok. So kung mapapansin niyo po, sa bawat isang cage ay mayroong apat na manok. Ang sukat po ng bawat cage na yan ay hindi kalakihan. Ang kanya pong height ay 14 inches. Ang kanyang haba mula dito hanggang doon sa dulo doon ay 14 inches din. At ang frontage dito, ito ay medyo mahaba-haba ng bahagya, 18 inches. So, uulitin ko po, ang size po ng bawat isang cage na naglalaman ng manok ay may taas na 14 inches. Mayroon doon na width na 14 inches. And dito naman po sa harap ay mayroon siyang haba na 14 inches. So ganyan lang po kaliit ang kinalalagyan ng bawat apat na manok na kung tinatawag natin na cage. So kaya ang atin pong facilities ay iyon ang magbibigay sa atin ng idea yung area ng ating lupa na balak pagtayuan. Iyon po ang pagbabasihan natin kung ilan o ilang heads ang pwede nating alagaan. So kamukha po dito sa itong dulong part ng building na ito ay meron po siyang approximately yan pong bubong na yan. Yan, inikot ko yung area na yan hanggang dito sa tapat ng sako. This is approximately 10 meters by 10 meters. Pakikita po sa inyo ang sukat niyan sa papel. Gumawa po ako ng kapirasong sketch and drawing para po makita natin. So, ayan po yung sinasabi ko kanina na size ng cage. Yan po yung diagram. 14 inches ang taas, 14 inches ang width, at 18 inches ang length, at meron siyang capacity na apat na chicken. Now, ito po yung area, approximate area na kinalalagyan noong building na bandang dulo. Ang kanya pong sukat ay approximately 10 meters by 10 meters or meron siyang area na 100 square meters. Ang capacity po niya ngayon based dun sa tatlong layer na cages o tatlong patong-patong na cages ay naglalaman po siya ng 768 heads. So yan po yon. Pakikita ko po sa inyo kung anong ibig sabihin ng 3 layers. Ang 3 layers po ay ito. Ito yung isang layer. Ito. Diretso po yan. Yun. Papunta doon. Now, yung second layer, yung nakapatong naman sa kanya, pero nakausod sa banda dito, sa likuran, ayan po yung another layer or second layer. And then, yung third layer po ay ito. This one. Papunta po doon. Nagkataon lang po na itong dulong ito ay walang laman. So, yan po yung tinatawag natin na 3 layers. Now,
yan po yung approximate land area na pwede mong pag-alagaan ng 768 heads. So ito po, no? Approximate area is 100 square meters at mayroon siyang capacity na 768 heads based doon sa tatlong layer na i-describe ko sa inyo kanina. Now, what are the other considerations aside from the land area? Halimbawa, meron kang 100 square meters na area at gusto mo itong pag-alagaan ng manok. Now, there are other considerations. Unang-una is yung location, yung kinalalagyan o yung balak mong pagtayuan. Kasi po ay ang bawat locality ay meron tayong tinatawag na CLUP or Comprehensive Land Use Plan. At ito po ay kasama or nakasaad dito yung zoning ordinance. Kung yung ating town or municipality o yung ating locality, ito ay hinahati sa different zones. Meron ditong area na commercial. Ang ibig sabihin, ang pwede mo lang i-establish ay mga commercial establishments. Meron naman ditong portion or zone doon sa particular locality na yon na nakadisenyo for industrial. At meron ding for residential and subdivision. And of course, mayroong for agricultural. At yun pong mga agricultural zone o yung kung ikaw ay nakatira sa isang lugar or barangay na classified as agricultural, then definitely doon ka po pwedeng magtayo ng agricultural related businesses like livestock. Maghalaga ka ng baboy, manok, baka, kambing, bibe, kung ano man yung gusto mong itayo, provided na acceptable yung locality na kinalalagyan mo na ito ay agricultural zone. Now, another consideration is the source of water. Ano ba ang tubig na gagamitin mo? Ito ba ay galing sa nawasa or artesian well? Well, kahit alin naman doon sa dalawa ay pwedeng gamitin kasi kami ay na-experience namin na gumamit din kami ng nawasa water, pero ngayon ay nag-shift kami to artesian well. Although yung nawasa water okay din naman, kaya lang ay considering na meron yung disinfectant or chlorinated and somehow eh may mga nakakukwentuhan tayo na nag-aalaga din ng manok and ang sabi nila they prepare artesian well o yung tubig na galing sa poso. Although, yung nawasa water naman at saka yung artesian well, parehas naman na ground water yan. Kaya nga lang, ang nawasa water ay treated with some amount of chlorine para mamatay yung bakterya. Pero sa amin, parang na-observe namin na mas magandang gamitin yung artesian well. Unang-una, siyempre, galing siya sa poso, galing sa ilalim, medyo marami siyang mineral content. At yung mga minerals na yon, particularly calcium, ay kailangan yon ng ating alagang manok. So, another consideration is, of course, in fact, sa tingin ko, ay ito ang isa sa pinaka-importante sa lahat, ay yung ating neighborhood. Baka tayo ay nakatabi o naka-boundary yung ating lupa ay naka-boundary o napapaligiran tayo ng mga kabahayan, then hindi advisable na mag-alaga dahil mag-iinvest ka sa facilities, magtatayo ka ng isang maliit na building, then later pipetisyonin ka ng mga kapitbahayan mo dahil yung amoy, masamang amoy, at lalo pa kung hindi mo na i-manage ng gusto yung pupo ng manok, then yun po ay talagang favorite breeding ground ng maggots o yung mga langaw na nagiging langaw. So, ang aking opinion po is kung magtatayo kayo,
Kung yung lugar ninyo is meron kayong distansya ng mga about 50 to 100 meters mula doon sa residential area. Okay, so another thing to consider, kabayan, is the topography of our place. Yung topography po ay yung level o yung kinalalagyan. Doon sa lugar na pag-aalagaan mo, baka masyadong mababa yung lupa mo. So pag umuulan ay doon na pumupunta lahat ang tubig, o kaya ay yon ay bumabaha. Well, hindi po advisable na pag-alagaan yung ganung lugar, kasi yung pupo ng manok eh pagka yan ay laging nababasa, eh yan po ay favorite na breeding ground ng mga langaw. Ay lalangawin yung punan todo yan. Okay? So, another consideration is, of course, yung location mo, yung proximity mo to farm, to market roads. Eh, baka maganda nga yung lugar mo, agricultural, malayo ka sa kabahayan, talagang walang problema, meron kang poso, may dumadaloy na magandang source of water, but ang problema naman pala is napakalayo mo pala sa kalsada para ikaw ay mapuntahan ng mga buyer ng itlog or yung pagdadala ng iyong itlog papunta doon sa mga tindahan or sa merkado. Okay? So, ang last considerations na gusto kong ipaliwanag, kabayan, ay yung tungkol sa passion, no? Ano ba ang passion mo? Bakit ba gusto mong mag-alaga ng manok? Baka mamaya ay nadinig mo lang sa kaibigan mo o sa kapitbahay mo na siya ay kumikita dahil nag-aalaga siya ng manok at maraming mangitlog. Ay hindi po ano yon, hindi po yung sapat na dahilan. Kailangan ay yung gagawin mo ay mayroon kang passion, no? Sabi nga ay ang isang bagay daw na ginagawa mo, kung ito ay hindi mo gusto, eh kailangan mo ng tatlong beses na inihiya para magawa ito, no? If you don't love your work, then you will need 3 times the energy to do it. Pero pagka gusto mo, ang ginagawa mo ay gusto mo, then nagagawa mo yun at natatapos mo na para ka lang naglalaro. So, ito po ay applicable sa pagtatrabaho at saka sa paggagawa ng negosyo. Kung ang trabaho mo ay hindi mo gusto, it's better for you to find another job dahil hindi ka po magsasucceed at definitely hindi ka magiging maligaya. So, sa negosyo po ay ganun din. Itong mga manok ay kailangan niya ng pag-aaruga, no? Nararamdaman din po ng mga alaga nating hayop kung talagang tayo ay gusto natin silang alagaan. Kaya kailangan po rito ang passion. Kung talagang gusto mo, mahal mo, or mahilig kang mag-alaga ng hayop, lalo na ang manok, then pwede po tayong tumuloy. Pero kung napipilitan ka lang, nainggit ka lang sa kapitbahay mo, o nakita mo na, uy, kumikita yung kaibigan ko, yung barkada ko, dahil nagtayo siya ng poultry, nakita ko maraming itlog, ay hindi po advisable na pasukin ang negosyo nito. Okay? So, in terms of other legal restrictions or mga batas, alituntunin na may kinalaman sa pagtatayo ng manukan, ay pwede po tayong magtanong sa barangay at saka sa munisipyo para po malaman natin kung ano pa yung mga other legal requirements, lalo na kung medyo malaki-laki ang itatayo ninyo na layer farm. Okay, kabayan? So, yan lang po muna for now. At sana po kayo ay patuloy na sumubaybay sa ating mga video presentation. At kung hindi pa po kayo nag-subscribe, sana po ay mag-subscribe kayo and press the notification bell para patuloy po kayong maging updated sa mga susunod nating video presentations tungkol po sa livestock farming, tungkol po sa gardening, pagtatanim ng halaman, other issues, even the topics in other areas na sooner po ay
idadagdag natin dito sa ating presentation. Sabi ko nga po doon sa aking dashboard sa YouTube channel, ang ating pong i-discuss at pag-uusapan ay lahat ng bagay sa ilalim ng araw or anything under the sun. So, thank you for watching, kabayan, and God bless.